Okay, magandang umaga po mga ka-BH TV. Welcome po again sa programang Serbisyong Pangseguridad. Ngayon pong araw ng Webes dito po sa BH TV. So, ang ating po makakapanayam mamaya-maya lang ang Chief of Police ng presentasyon Municipal Police Station. Wala pong iba kundi si Police Captain Luis C. Ordonez. Live po tayong makikita or mapapanood sa BH TV News and of course sa YouTube channel ng BH TV. So ang ating bisita, wala pong iba, ang napaka, sabi nga nila ay malakas ang appeal, makisig at masipag na Chief of Police ng Presentacion Municipal Police Station. Let's welcome Police Captain Luis C. Ordonez. Magandang umaga sir, welcome po sa programang Serbisyong Pangseguridad. Good morning po, and good morning po sa mga viewers po. Okay. So sir, ilang buwan ka na po mula nang ma-assign bilang Chief of Police ng Presentacion PNP? Almost 3 months na po. Okay, 3 months. Sa pag-upo mo po bilang COP ng Presentacion PNP, ano na po yung mga accomplishment natin dyan po sa nasabing bayan? Particular po doon sa anti-crime criminality campaign, may mga na-aresto na rin po tayo sa may mga most wanted person. Mm-mm. Yung mga may warrant of arrest. Then as to the community relations, may mga program din po tayo. Kagaya nung the search for Amazing Cup and yung birthday for Akos. And may upcoming kaming program, yung Barangay Skills Enhancement Seminar. Okay. So sir, dito tayo sir sa Amazing Cup, no? First time po ito in history sa PNP, kung hindi po ako nagkakamali, lalo na po dito sa Bicol Region and sa Camarines Sur. Paano po tayo nag-come out ng isang idea na pumili ng Amazing Cup or punong barangay? So, bali po ma'am, actually, ginawa ko na po ito dun sa dati sa Katanduanes po. Mm-mm. Nung na-assign ako dun as OIC sa Baras. So, nag-conceptualize po tayo ng isang project na kung saan na magkakaroon ng active involvement yung barangay sa pag-maintain po ng peace and order, lalo na po yung sa crime prevention and solution. And para po makapromote doon sa good governance. Oh, okay sir. So sir, itong pagpili po natin, Search for Amazing Cup 2020 dyan sa barangay, sa bayan ng Presentacion, Camarines Sur. Ano yung naging criteria for judging or paano ang pagpili ng mga nito pong winners natin? Yes ma'am, may tinitingnan po tayo dyan ma'am. Halimbawa po yung peace and order situation doon sa barangay niya. And yung quality ng work standard ng isang barangay kapitan. At yung leadership and professional characteristics ng isang barangay captain po. Ah, okay. So, then, so tingin... may mga criteria po tayo dyan, ma'am. Ah, sige po. Anong criteria natin, sir? So, yung criteria po natin dyan, ma'am, halimbawa po yung nominee, siyempre dapat po incumbent siya and wala po siyang... derogatory record sa mga illegal activities or corruption issues. Then yung sa peace in order dapat po may zero crime rate or less crime rate. Mm-hmm. And doon naman po sa environmental management in the barangay dapat po visible yung cleanliness, orderliness, and dapat po may proper waste disposal. Then may organization and management, kung ano pa po yung mga initiatives or programs ng isang barangay kapitan na magiging productive dun sa kanyang barangay. Mm-hmm. Then yung peace in order, yung development projects, programs, or anong activities na ginagawa nila against sa illegal activities. And of course po, titingnan natin dyan yung confidence ng barangay kapitan, mm-hmm, yung leadership, at yung special report niya sa community. Ah, okay. So sir, sa tingin niyo po ba dito po sa pagpili natin dito sa Search for Amazing Cup, ano po ba yung kabutihan nitong maidudulot sa bayan ng Presentacion, Camarines Sur?
So ito po, particular po, halimbawa po sa amin, mas nagiging cooperative yung barangay sa mga programa, sa mga ini-implement nating policies, and nagiging namomotivate sila na mag-exceed dun sa normal duties nila. Okay. So, then, sir, sino yung ating mapalad na winner and iba pa pong mga ano nila? Baka meron ka dyan, sir, listahan? Do the honor, sir, to, na ma-mention po sila dito sa ating programa? Meron po. Sige po, sir. Nandito po, ma'am, si ang nanalo po, si Barangay Kapitan Garwin C. Bares. Then, anong barangay sa siya, sir? Nakasunod. Barangay Benavista po siya. Benavista. Ah, okay. So aside from this amazing cup winner, meron ba tayo, sir, ng mga runners up? Kung meron man po, please mention. At meron po. First runner up po si Kapitan Jesus M. Valencia ng Barangay Cagnipa. Mm-hmm. Second runner up si Barangay Kapitan J.R. B. Flor ng Barangay Ayugao. Then third, si Kapitan Grace S. Borromeo, Barangay Pili, and Kapitan Marvi Briones ng Barangay Maangas po. Okay. So ayan, congratulations sa mga winners sa Search for Amazing Cup 2020 dyan po sa bayan ng presentasyon, Camarines Sur. Dito naman tayo, sir, sa nag-viral na video, kamakailan, marami po ang nag-share, marami ang nag-view. Isa na rin po ako dito tungkol po sa parang surprise pa birthday celebration ng isang bata. Kung di po ako nagkakamali, sabi doon sa report ay hindi pa siya nakaranas ng handaan, pero napasaya po ng presentasyon PNP. Sino pong batang ito, sir? At paano yung pagpili natin ng o paano tayo nag-come out na bigyan siya ng parang surprise sa celebration? Yes, ma'am. Siya po si Rochelle Fernandez. 9 years old po siya, taga Barangay Lagha dito po sa presentasyon. So inutusan ko po yung aking personnel na maghanap ng birthday celebrant na yung talagang salat talaga, mahirap. Kaya yun po yung nakuha namin. Sir, sir, yung mga naibigay natin na parang gift or aside from pagkain, may nakita ko mga lobo. Ano pa, sir, na gift ang natanggap ng bata? Meron po. May regalo po siya din na mga pagkain, balloons, then yung tarpaulin, yun po, mga naibigay natin sa kanila. Okay, so sir, congratulations sa ginawa po ninyo na pagpapakita lang po na more on concern po kayo sa mga mamamayan po dyan sa bayan ng presentasyon, Camarines Sur. Dito tayo, sir, sa mga illegal activities. Dyan po sa bayan ng presentasyon, Camarines Sur, ano po yung mga illegal activities na tinututukan natin dyan? Sa ngayon po, tinututukan natin, ma'am, yung anti-illegal drugs sa campaign natin. Yun sa illegal tagging, illegal fishing, and gambling. So yun po ang pinapamonitor ko ngayon, ma'am, sa mga tao. So ibig sabihin, sir, ang namomonitor natin dyan ng mga illegal activity ay illegal logging, illegal fishing, at yung gambling. So pati na rin po, ma'am, yung sa illegal drugs. Okay. So sir, ilan pong barangay meron po sa presentasyon, sir? 18 barangays. 18 po. Barangays. So dito po, sir, sa 18 barangays, dahil alam natin na more on mga urban ba yun? Urban unit siya or barangay. Paano tayo, sir, nagre-responde sa mga untoward incident sa nasabing barangay? Siyempre po, biniverify muna po natin yung information. Then, upon verification po, saka po tayo nag-responde for the safety of our personnel po. Okay. So, sir, may mga municipal police station po tayo na parang isang pulis sa barangay na ginagawa para madali daw po yung pag-aksyon ng PNP. Diyan po sa presentation, meron po ba tayong naka-assign or paano po tayo nakikipag-coordinate sa mga barangay if in case may mga untoward incident?
Yes, ma'am, meron na po tayong mga naka-designate na personnel sa mga barangay. And may mga contact numbers naman po tayo, kaya lagi naman po may coordination tayo. Okay. Sir, kumusta naman, sir, yung support sa inyo ng LJU presentation and any kung may mga stakeholders po dyan? Yung LJU po, supportive naman po sa, lalo na po si ginagalang naming mayor, si Mayor Jimmy Delenya at ng kasamahan niya. So lahat ng mga projects naman po namin, kino-coordinate namin sa kanila. And supportive naman po sila, pati na yung ibang stakeholders namin dito sa area. Ah, okay. So ibig sabihin, nandyan po ang LJU ng presentasyon para sumuporta po sa anuman pong activity ninyo concerning the security of the municipality of Presentacion, Camarines. So far, sir, wala na po ako masyadong tanong. If in case meron po kayong gustong ipaabot sa ating mga manunood and of course sa mga mamamayan ng Presentacion, Camarines, sir, please go ahead, sir. Yes, ma'am. Sa mga atong kababayan dito sa presentasyon, gusto ko lang po kung i-reiterate na continuous po yung mga law enforcement activities natin, lalo na po yung sa pag-implement ng health protocols, yung checkpoint of Lansita, continuous po yun. Then, dun po sa program namin, yung project namin sa Amazing Cup, pwede na nag-start na po kami mag-accept ng nominations for the fourth quarter of this year. And yung isa pa po naming project, yung Birthday for Akos, kung sino po ang gustong maging part ng activity, mag-coordinate lang po sa amin sa police station. Okay, so maraming salamat, Police Captain Louis C. Ordonez, ang Chief of Police ng Presentacion Municipal Police Station. Ako po ay nagpapasalamat at meron po kayong puso para sa mga bata, no? Bihira yung, kasi pag sinabi nating members ng PNP, more on pagtugis sa mga kriminal or pag-solve ng mga case. Pero at least nakikita po ngayon ng ating mga mamamayan na ang pulis po ay hindi lamang sa paglaban sa kriminalidad, kundi sa pagbigay po ng kaligayahan din sa ating mamamayan, lalo na po sa ating mga kabataan. And pag-recognize po sa effort ng ating mga nakakatulong dyan sa bayan ng presentasyon, lalo na po ang mga punong barangay. Maraming salamat po, sir, and mabuhay po kayo. Okay, thank you very much. Yan po mga ka-BHTV ang ating nakapanayam. Ngayon pong araw ng Webes, si Police Captain Louis C. Ordonez, ang Chief of Police ng Presentacion Municipal Police Station. Magbabalik po ako sa Martes sa iba pong mga bisita via Zoom dito po sa programang Serbisyong Pangsiguridad. Ako po si Tere Eraula. Lumabas dahil natatakot ka sa COVID-19? Pero shopping is life? Negosyo ba ang hanap mo sa abot kayang kapital lamang? O kaya naman gusto mong mamili ng pansariling kagamitan? Tara na! Sa Oragon Japan Auction House Online Bidding Facebook Group. Sumali lamang sa kanilang Facebook group at eksklusibo mo nang makikita ang kanilang items gaya ng quality ceramics from Japan, kitchenwares, tablewares, dining tables, cabinets, sala sets, toys, bags, shoes, beds, at marami pang iba. Pwede mong personal na i-pick up ang items at kahit nasaan ka mang panig ng Pilipinas, don't worry dahil they ship items nationwide. Ano bang hinihintay mo? Sali na sa kanilang Facebook group, Oragon Japan Auction House Online Bidding. For more inquiries, i-like at i-message lamang ang kanilang Facebook page, Oragon Japan Auction House. Or just call or text 0919-075-2203. Pwede mo ring bisitahin ang kanilang warehouse for actual auction or nego days dahil every week, panibagong items din ang kanilang ipapakita. Oragon Japan Auction House, matatagpuan sa Benmar Building 2, Concepcion Grande, Naga City. Just here at Oragon Japan Auction House, your business is our concern!
Breakthrough a world where big data beats your worries. A world that gives you priority when innovations come. This is the Giga Life on Smart Signature. Simplified by the Philippines' fastest mobile data network. The choice is simple. Move up to Smart Signature and make your mark. How do I know it's meant to be? Simple, smart, ako. Tara na sa JJC Suds Laundry Services. Wash, dry, fold, and chill. Enjoy free Wi-Fi and TV viewing while waiting for your laundry in their fully air-conditioned and spacious laundry lounge. JJC Suds Laundry Service has also a parking space for easy drop-off. They also offer cold soft drinks, hot coffee, and other snacks. Convenience at your fingertips while you wait. JJC Suds Laundry Service also offers self-service and same-day pickup delivery. Highly recommended talaga for superb customer service. Located at Unit 1-E, Red Corner Residences, Don Street, Corner Dayangdang, Naga City, with contact number 0906-239-1957 or 0999-9899-7714. So, ang extra service na ino-offer po namin ay comforters, ironing of clothes, hand wash, dry cleaning of shoes, and dry cleaning of clothes. JJC Suds Laundry Services. Convenience at its best. Tara na sa QQ Pacific, ang home appliance na mura at quality items gaya ng washing machine, refrigerator, aircon, TV, kitchenware, furniture at marami pang iba. QQ Pacific, matatagpuan sa Zone 3, Biak na Bato Street, Barangay Tabuco, Naga City. QQ Pacific.